po ay founder ng Team Europe Spartan International at kasama sa Uniteam, definitely, no? Walang iba po, no? Ang ating napakasipag, no? Napaka-passionate leader, no? Mr. Eddie Onya, no? Ang ating director 2 stars, soon to be a director 3 stars, no? Sir Eddie Onya, take it away. Thank you so much. Ayan, so ayan, good morning po sa ating lahat at talaga namang nakaka-excite po ano yung araw na ito kasi nga ay marami po tayong mga updates dahil nga po ay habang po papalapit ang November 15, lahat po talaga ay ano halos hindi na nakakatulog dahil nga ay matagal po nating inantay ito. So last week po wala tayong ALG kaya si Ma'am Gloria ang nag-present gawa na siya yung naka-attend kasi nga po nag-adjust ng oras ang Europe ano nag-adjust po yung oras namin dito sa Europe at hindi po nag-adjust yung Dubai time kung kaya nagsimula sila ng alas 2 last week eh alas 3 po yung alam namin na start dito sa Europe kaya yun hindi natin nakuha. So ngayon ay alam na natin kaya naka-attend po tayo ng ating pong meeting ano ho. At talaga namang nakaka-excite po yung mga kaganapan dahil nga po ay alam naman natin na ang dami talaga na nagaantay na mapapakinabangan na po yung ating mga naipon na mga CWA rewards at loyalty points. So yung iba may alam na po ng konti dito pero yung dadagdagan po natin sa update ngayon. So yun po, allow me to share my screen. Hindi na natin patatagalin para po ay lahat ay makita. Pwede po kayong mag-screenshot ano para po ay maibigay nyo rin po yung mga updates sa inyong mga members, sa inyong mga GCs dahil napakahalaga po nito. Ano ha? Kasi nga marami pa rin po hanggang ngayon nagtatanong sa akin, nagme-message, hindi ko na po alam yung mga nila, may meron po diyan grupo po ni Mama Ma'am Rose Bato Malaki wala na rin tong update sila kaya sabi ko i-add kita sa Uniteam para ma-update kayo kaya po lahat po dito ay welcome na po kaya nga po namin tinawag na Philippine Uniteam ay lahat na po ng mga lahat na po ng mga team iba-ibang team na sa Filipino community ay isasama na po natin dito para po hindi kayo mapag-iwanan po sa ating pong mga update. Ayan, so ito po yung ating pong leadership group meeting na lagi nga po itong ginaganap ng Miyerkules. Nag-adjust nga lang po sila ngayon, last week kasi nga nagbago nga po yung time namin sa Europe. Nag-add na po kami ng plus one. Ano? From dati po na 6 hours po kaming delay sa Pilipinas, ngayon po ay 7 hours na po. Kaya yun po, alas 2 na po nagsimula. Kaya yun, naka-attend tayo kanina. So sa company update, ay, ayan. Lagi rin po ninyong babantayan ang inyong mga dashboard kasi every now and then po ay naglalagay na po sila dyan ng mga mechanics ano ho, kung ano po yung gagawin natin sa ating pong nalalapit na pag-swap ng mga CWA rewards, loyalty points, dependencies sa ating pong C1 token at yan po ay 1 week na lang po mula sa ngayon ano ho, Miyerkules 15 po November, Miyerkules din po yan next week kaya yun po yung talagang nakaka-excite ano ho, na inaantay nating lahat. So meron po dito rin pong video si Founder. Yan, makikita niyo po yan sa ating pong news. Ano ho, yung episode 53. Ay, tinatalakay niya rin po. Ano, wala na po siyang ibang bukang bibig ngayon kundi yung po yung ating pong C1 token at yung pagmamaximize po natin ng ating tinatawag na epic promotion para po ay makarami tayo ng token. Mamaya dadaanan din po natin yan. So sa product po, ay namamayagpag pa rin po yung ating Planet X. Actually, itong Planet X talaga, ito yung sinasabi na yung regret, baga, regret, kasi nga bibigyan ko lang po kayo ng kwento. Ano, di ba naririnig yun sa akin nung pong matapos na po yung staking natin ng energy kasi monthly po tayo nag-stake ng energy, monthly po na nagpapalit po yon. Ay bibili po ako ng worth 10,000. Worth 10,000. Na IXT para i-stake kasi nga po marami na po ako naipon na energy through my facilities ano
Eh, ang nangyari po ay nagka-problema sa Binance. Ano, nagka-problema sa Binance kasi nga yung OTP, kasi nga GCash yung ginagamit ko. Nasa 30K yung bibilin ko, kaso nga ang nangyari yung OTP nandito sa bahay yung cellphone. Kaya hanggang sa nakatatlong try ako, kasi nga GCash naman yung linagay nila doon, pero sa bank pumbabayaran nila, bank, hindi sa GCash kasi ano na daw yung banko nila. Ay yung GCash nila yung exceed limit na. Kung kaya hindi po ako nakabili ng 4 pesos. Imagine niyo 4 pesos lang po yan nung ano ba yung merko? Nung Lunes 4 pesos. Kinabukasan na po ako nakabili kasi nga mabablock po yung ano for 24 hours ano bago ka makabili ulit pag nakatatlong beses ka na nagtry na hindi nag-succeed. Kaya ang nangyari po pagising ko po nung umaga, bumili ako. Pwede na pong bumili at nandito na po ko sa bahay, ano, may OTP na. Ang problema po yung pambili ko sana ng 10,000, nagulat na lang po ako, 8,000 pala kasi may 2,000 na ako, nagulat na lang po ako, naging 2,700 token na lang po, ano, naging 2,700 token na lang. Na supposed to be 8,000 po yon pagdagdag ko nga po sana doon sa nauna kong in-stake. Kaya ilang beses ko pong ini-refresh yung aking wallet na nagkamali yata ito, nagkamali, ano. Pero nung tinignan ko po grabe, ano, from 4 pesos nung Lunes, kinabukasan ng Martes, 12 pesos na. Kaya na nakakapanghinayang po talaga ano na hindi po ako nakabili ano nung 4 pesos yung X token natin, ngayon po naglalarong 14 pesos na. Kaya ganyan po ang mangyayari sa mga hindi naniniwala po ano sa ating C1 token. So nabanggit ko po yan kasi nga ay na-experience ko talaga yung regret. Hindi ko naman kasalanan talaga yung kaso nga ay dahil nga doon sa mga merchant doon na naglagay na ng GCash na ganoon, tapos limit naman pala sila. Kaya hindi ko nabili yung araw na yon. Kaya yun po yung malaking regret talaga na mangyayari pag hindi po natin pinansin yung mga update na ito about sa ating C1 token. Ayan, so si Planet IX, ganang sabi ko nga po, nangunguna siyang product ngayon ng ating company. Dahil nga po ay naging number one blockchain game nga po siya. At ngayon po ay makakatulong po ito para sa ating activity points. Ayan, kung kaya nagbebenta po yung Planet IX ngayon ng AstroCup, MetaShare, ano ho, exclusively for Crowd1 members lang po. Hindi po pwedeng bumili ang outsider ng AstroCup MetaShare. Kaya pag pinag-uusapan po natin ang MetaShare, yan po ay nai-stake po yan. O kaya pag nakabili kayo nito, halimbawa 1 month yung binili nyo, 99 euro, meron po tatlong MetaShare po yan. Ano? Tapos within 48 hours, ay darating na po yung airdrop. Ayan, sa mga bago na ngayon lang maririnig yung mga salitang airdrop na yan. Yan po yung mga naririnig ninyo sa C1 token ano na mangyayari sa November 15. Kung kaya ay ganyan din po ito at kung anim na po naman yung bibilin natin, ayan 569, meron na po siyang 20 AstroCup MetaShare. Kung 1 year naman po ay meron na po siyang 50 AstroCup MetaShare. So even though na tayo ay bibili ng packet ng monthly subscription ngayon ng Planet IX, may kapalit na po siya kasi ano, hindi kaya gaya dati na magsusubscribe ka doon kaya ng Trabilya, hindi naman tayo lahat nagta-travel. Pero kailangan pa rin natin mag-subscribe gawa lang para ma-maintain natin yung ating activity points na requirement para po tayo ay tuloy-tuloy na mag-earn ng binary points, ay binary bonus, matching bonus, etc. Ano? So, makakatulong po ito. Ano? Bukod sa magkakaroon po kayo ng daily passive income pag meron po kayong mga meta share na yan. Ayan. So, yan po yung ating product, Planet IX, na bibigyan ko rin po kayo ng information na yung founder po ng Planet IX, siya din po ang hahawak sa ating C1 token. Ano? Tingnan niyo mabuti ang magiging ang mangyayari po ano ho. Kung si Planet IX sa maiksing panahon ay nadala po nila sa blockchain yung ating IX token at consistent number one blockchain game tayo sa Polygon network. At the same po yung hawak ng Planet IX sa C1 token natin, ano kaya mangyayari sa palagay niyo?
mas malaki po yan. Kasi nga mas malaki po ang member ng C1. Ayan, kung kaya yun po, mamaya dadaanan natin dito yung mga bakit kailangan na makaabil tayo ng mga packets o NFT packets ano ho, para po ay mas marami ang token na mabibili natin. Ayan. So bago tayo pumunta doon yan, daanan din natin muna si Travilia. Another product po ito ng CrowdOne. Ito po ay travel booking engine natin. Doon sa mga mahilig mamasyal na kung gusto nyo magkaroon ng malaking discount up to 65%. So ito po yung isang product namin na pinagmamalaki na pwede po natin gamitin. At meron din po itong tinatawag na monthly subscription, yan, yung 1 month 59, yung 6 months 269, yung 12 months ay 529. So advantage po ito ng mga frequent travelers natin, ano ha, ng mga member, yung mga mahilig mamasyal, dahil po ay makakasave po kayo ng malaking discount ano ha, sa mga hotels pag ginamit po natin ang travel. At the same time, makakatulong po ito sa ating pong activity points, ano ha. Ayan, daan na lang po natin. Meron din po yung video sa ating back office. Puntaan na lang po ninyo. Ano ha? At yung bagong update po natin, bagong-bago po ito. Ayan, fresh na fresh po ito. Until January 15, pag mula kahapon po ito, ano ha? Ay hindi na po muna kailangan ang activity points para doon sa mga Manager 3 and below. Ibig sabihin, pag mula sa Manager 3 pababa, coordinator, team leader, starter, ay hindi nyo na po muna kailangang magkaroon ng 5 required activity points para makuha natin yung tinatawag na binary bonus, matching bonus, residual income, dahil binibigyan tayo ng chance ngayon na humataw. Humataw para po ay magka-income tayo na hindi na po masyadong mahigpit, sabi na natin. So yan, meron po tayong dalawang buwan, ano ho, na kumbaga ay pinalubusan sa Ilocano. No? Kumbaga ay hinayaan nila tayo na makuha yung mga maximum na income, ano ho, na hindi po kailangan ng activity points. Ano? Pero sa aming mga direktora na, Bob, siyempre kailangan pa rin po namin kasi po ang mga direktora na, Bob, malaki po kasi yan. Ang mga income kung makukomply namin yung mga required activity points. Yan po yung unang good news sa araw nito. Pangalawang good news po ay yung tinatawag na bonus security system. Tinanggal din po nila ano until January 15. Kasi ito po ay nakabase po ito doon sa mga production natin, yung binibigay ng bonus sa atin. Ano ho? So ngayon, dahil sa update na ito, so yun po, 100% po na papasok sa ating account balance ay mawi-withdraw po natin. Ano ho? Dahil nga po tinanggal po yung tinatawag na BSS. Yan, so good news po yan para sa ating lahat. Ano ho? Kaya yan, pamalitan niyo po yan sa ating mga members, leaders, ano ho? Kaya ang sarap humataw ngayon, ano? Dalawang buwan sarap. Siguro naman ay maraming ano nito, maraming magra-rang up nito, ano? Then, ito na po yung ating pong C1 token information blast starts today. Ayan, starts today. So, mula sa araw na ito, dahil meron na lang po tayong natitirang 7 araw para sa inaantay nating ganito. Ayan. So, lahat po ng may hawak ng C1 rewards, ano, yung pong nabanggit natin noon, no, kung ikaw po ay naka-join noong 2019 hanggang 2023 at nagmamay-ari ka ng C1 rewards at loyalty points, ano, ay mako-convert na po yan sa ating pong C1 token sa November 15. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, isang linggong tulog na lang ay magkakaalaman na ano kung sino ang maraming mga C1 token. Ayan. Pero disclaimer ano ho, ay hindi lahat makakapag-convert. Bakit? Kailangan pong KYC approve muna kayo, ano? Mag-KYC na po kayo. Ayan, mabilis na lang po naman ang mag-KYC approve ngayon ayon kay Sir Anton dahil may mga members siyang nag-KYC para po ay ma-convert natin yung ating mga naipon na C1 rewards at loyalty points. Ano ho?
Then, meron po tayong tinatawag na before and after. Ayan. Ito ha, para maliwanag sa lahat. At wala pong sisiyan. Before 15 November 2023, if you hold any element package before 15 November 2023, 6 PM Dubai time, ito ay 4 PM dito sa Europe, so magkakaroon ka ng tinatawag na multiplier. Ano, mamaya, dadaanan din po natin. Yung multiplier po, pag ikaw ay may earth package, times 3. Pag may air cup, times 4. Pag ikaw ay water holder, package holder, times 6. Pag fire, 8 times multiplier. And of course, the famous fifth element, times 10. Ayan. Congratulations, Ma'am Gloria, Sir Anton, ano, Ma'am Tina, at yung iba pang mga leader natin dito na ka-fifth element. Grabe yun. 10 times multiplier. Ayan. Okay. Yun po yung before. Before po yun ha, before. Na before 15 na magkaroon ka ng NFT package. Kaya ngayon, yung mga wala pa pong NFT element package, bumili na po kayo. Dahil meron pa pong epic promotion po yan. Then after 15 November 2023, if you do not hold any element package after 15 November 2023, 6 PM Dubai time, yun, pag wala ka daw hawak na NFT package, hindi ka nakabili ng earth, air, water, fire, tsaka fifth element, may tatlong options po tayo. First option, get 10% for free on your BC1 token. Ibig sabihin, kahit nawala ka, magkakaroon ka pa rin ng C1 token ayon doon sa mga C1 rewards loyalty points na naipon mo, pero 10% lang po yung mako-convert sa C1 token. Maliwanag po ha, hindi po yon maipapalit lahat ng C1 token. 10% lang. Yan po yung first option. Second option, pag ikaw ay nagbayad ng 19 euro, ito po yung tinatawag naming reactivation fee, kasi lahat po tayo na member ng Crowd1 ay meron na po tayong tinatawag na annual reactivation fee na 19 euro. Ano? So, siyempre marami pong mga tulog o hindi na pinansin yung kanilang dashboard. So, yun po yung option to. Pag nagbayad ka, reactivation fee para sa iyong back office, ay makakakuha ka ng 2x C1 tokens on your base C1 tokens. Ano ha? Kuha nyo ha? So, 2x. So, siguro itong 2x ito mga 20%, mga ganun. Ano? Pero antayin po natin yung exact mechanics, kasi kami po ay marami pa rin po kami mga katanungan dito ng mga leader na gusto naming magkaroon ng exact na sagot pagdating po ng 15. Ano ha? Then third option, if you wish to upgrade to an element package, pay 19, magbabayad na po tayo ng 19 at kukuha ka ng package. Ibig sabihin ay pag kumuha ka ng earth, air, water, and fire, magbabayad ka pa ng 19. Samantalang before 15, wala kang babayaran pag meron kang earth, air, water, and fire. Free na po yung 19. Okay po, malinaw po ha. Magbabayad ka ng 19 plus kukuha ka ng package, ay depende rin sa package na kukunin mo yung multiplier na makukuha mo. So ano ang gusto niyo? Ano yung gusto ninyo ito? Mamili na lang po kayo. First option, second option, or third option. O yung before November 15. Para sa akin, Coach Anton, Ma'am Gloria, ay mas gusto ko po itong before. kasi unang-una may epic promotion pa ito eh, ano, di ba? Tapos hindi ka magmabayad ng 19. Kasama na po yung sa bibili mong element package yung 19. Hindi na po tayo magbabayad. Okay ho, para po wala pong sisihan. Baka mamaya, ganito, ganyan. Nako, huwag naman po sana, kasi maliwanag na po dito na pinaliwanag sa atin yung mga options na yan. Ayan, oh. Screenshot nyo rin po ito. Mahalaga din po ito. Ayan. Kinumpleto na pala lahat dito. Yung before, sinama na po dito. Before, yun po yung pinaliwanag natin, at saka yung after. So ito po, screenshot nyo, napakalaga po nito. Yan na po yung pinagsama na po yung kaninang pinaliwanag ko. Okay ho? Ngayon, sabi dito,
Focus from now till 15th November. 1 week from now. Focus, sabi dito. Dahil upgrade to an element package. Mag-upgrade tayo ng element package dahil nga po, ito yung advantage mo, yung tinatawag na multiplier. Ano ho? Yan. Kaya kailangan po talaga na makabili tayo para po sa ating sa inyo rin po naman yan kasi nga yung Siwa token natin nako ang hangad ni founder ay maging top 5 cryptocurrency tayo sa buong mundo kaya pag marami kang Siwa token ay siyempre panalo ka, di ba? Ayan, so ito po siya, Siwa token introducing the token base. Okay. Ito na po yung tinatawag natin na tokenomics. Napaka-important din po ng tokenomics na ito dahil nandito po yung roadmap ng ating token. Ano? So nandiyan po may objectives, ecosystem utility token, sales incentives and rewards, then governance. So nakalagay po dito, burning mechanism, 50% of revenue from token fees on exchange will burn periodically. Ayan. So nandiyan po siya, meron pong 4.5% growth incentives, 4.5% CX listings, 7% DEX liquidity, 37.3% airdrop. Ayun, dami ng airdrop na ipamimigay. Oh, grabe oh. Kita niyo po, sa lahat ng players ng Planeta X, naiintindihan niyo ito, yung airdrop na yan. Ano? 16.5% liquidity event, 1.7% team, 3.3% marketing, 2.0% development, then 22.4% community treasury, total of 100% yan ano. Kung kaya yan po yung tokenomics na nakalagay po dito sa ating C1 token. Screenshot niyo po mga to, napaka-importante po ng mga to para mapag-aralan niyo rin po ano ha. Then token utility. Yan, ito na po yung paggagamitan ng ating token pag nag-launch na po siya. So meron siyang 1 2 3 4 5 6 7. Ayan, one, mode of exchange for all rewards transactions. Pangalawa, added revenue incentives for sales commissions. Three, to utilize third-party apps, assets, etc. that integrate into C1. Three, four, holders can avail discounts for sales promotions and products. Five, staking its fees from the C1 ecosystem rewards. Six, engage to earn requests for every NFT element owner to utilize. Then, seven, weighted participation in platform governance. So, yan po ha. Para po kung magtatanong po yung mga member ninyo, saan pa ka magagamit yung C1 token na yan? Anong paggagamitan yan? Saan natin gagamitin yan? So, yan po yung utility. Yan po yung paggagamitan. Kaya screenshot nyo po yung mga yan. Napaka-importante po lahat ng mga yan. Ano? Then, network token launch roadmap. Importante din po ito. Ayan, makikita nyo po. Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4. So, say Stage 1, November 15, 2023, 1 week from now, airdrop claims. Ayan. Release of economic and governance white paper. Ayan, yung white paper, ilalabas din po yan sa November 15. Then, introduction to new utility models. Airdrop claims initiated. Ayan na po. Diyan na po mag-airdrop ang C1 token natin ayon sa package na meron tayo. And of course ay yung pong burning mechanism po ng ating C1 rewards at loyalty points. Ano ho? Then stage 2, January 15, 2024, community liquidity event, cut-off date for an ongoing token airdrop campaigns. Hindi po habang buhay ho na may airdrop tayo sa ating mga account dahil hanggang January 15 lang po yung airdrop na yan. Kung kaya after ng November 15 at nakita po natin yung mga makukuha nating airdrop, ibalita nyo po yan dahil may 2 months pa po tayo para lahat ng mga member natin ay makakuha ng airdrop. Ano ho? Kailangan po mag-KYC lahat. Ano? Then, initial token fundraise for liquidity purposes. Stage 3, quarter 1, 2024, date to be announced. Ayan, quarter 1, ibig sabihin, between January, February, and March 2024, official token launch, yan na po yung official token launch. Pasok na po siya sa DEX listing, ibig sabihin sa public na po yan, public, ano ho? Then C1
Web3 wallet integration, magkakaroon din po tayo ng sarili nating Web3 wallet, ano ho, kagaya ng MetaMask. Then launch of staking pools. Ayan, magkakaroon din po tayo ng staking pools kagaya po ng ginagawa ng Planet X, kung kaya ini-stake natin doon yung mga digital assets natin, especially the Genesis NFTs na nagbibigay po ng daily reward. So ganyan din po mangyayari sa ating pong C1 token. Ano ho? Then stage 4, quarter 2, 2024, date to be announced. So ibig sabihin, between April, May, June, ecosystem growth, launch of network DAO for self-regulating autonomy over incentives program for C1 ecosystem, then 6 listings. Ayan. Yung isa, DEX listings, yung isa naman, 6 listings. So I believe ito po yung public listing na po natin, o yung papasok na po tayo sa public para po ay ma-convert na po yung token natin to other major cryptocurrency, ano, na binabanggit po ni Founder. Then, token details. Dito po ako excited. Why? Kung yung ating Planet IX ay naging number one blockchain game po siya sa Polygon, under Polygon lang po yon. Pero tignan nyo pong mabuti ito. Ano ha? Token name, hindi pa po yung C1 token ang pangalan niyan. May token name po na ipapangalan dyan. Ano ha? To be announced. Token ticker to be announced din po. Pero meron na po tayong token decimals 18. Kagaya din po ng ating X token, ang decimal din po natin ay 18. Ano ha? Pero wala pa po yung address, yung pong ipapasok natin doon sa ating wallet. Ano ha? Then tignan nyo po ang supply. Grabe ang supply po natin. Ang supply po ng C1 token ay 10 billion C1 token. Grabe yon. Kaya ito yung tinitignan po talaga ng mga investor ng cryptocurrency, kung ilan ba ang supply ng ating token. At date, quarter 1, 2024, yun nga po, first quarter po, between January, February, March, yan po yung launch date po ng ating C1 token. Ibig sabihin, papasok na po tayo sa public, ano ho, launch price to be announced. Ayan, dito rin po ako excited sa launch price, kasi nga po ay, kung narinig nyo po yung mga balita dati, ano, na nang ang bull market, ibig sabihin yung pagtaas ng mga cryptocurrency ay magsisimula po ng first quarter ng 2024. At yan po yung sasabayan nila. Ano? Kung kaya, sabi ko nga, kung marami kang token at mataas ka agad yung value niya, kasi nga nasabay siya sa bull market na sinasabi, panalo ka. Then network, tingnan nyo mabuti ito. Matic and Binance Smart Chain. Grabe yun. Ano ha? So si Polygon po, diyan po pumapasok ang mga blockchain game. Ano, napakaraming pumapasok ng mga blockchain game sa Polygon kasi mababa, siya po yung may pinakamababang gas fee. Pero hindi po doon natatapos yung ating C1 token natin, dahil papasok din po siya sa very popular, sikat na Binance, ano, yung pong Binance Smart Chain, o yung BIP20 ang token type po niya. Yung ating pong AIX token ay ERC20, kaparehas din po yan, at saka BIP20. So grabe yon, di ba? Nakita nyo? Kaya pala nung sinabi nung lately, na palagi pong pumupunta sa office natin sa Dubai yung founder ng Binance, kasi po ay gusto niya rin pong maipasok sa ating Binance yung ating C1 token. At pag nangyari yan, grabe pong magiging impact niyan. Grabe pong magiging impact niyan. Si Binance po, diyan po tayo nag-pay out ng mga income natin, ano, sa mga different na mga online business natin, di ba? Diyan natin pinapasok, ano, yung mga income natin, kasi pwede siyang maging peso, pwede maging euro. Kagaya ko po, meron akong Binance card, may Binance card po ako, at pwede po siyang maging euro. Nawi-withdraw ko po yung income ko sa CrowdOne through my card. Ano ha? Yan. Kaya sabi ko, napakasaya ko talaga nung pumasok na po siya sa Binance Smart, papasok din po siya sa Binance Smart Chain yung ating C1 token. Wala nang kahirap-hirap, kasi very famous po ito na crypto wallet sa buong mundo. Ano ha? Then yung prong burnable, yes, mababurn po yung mga ano natin, yung mga other assets natin. Then verified source code, yes. Ayan, yan po yung ipamalitan ninyo, mga kapatid.
mga ka-crowd doon dahil grabe po ito yung ating C1 token natin. Kumbaga ito ay higante, kumbaga ito ay malaki siya, malaki talaga kasi nga oh, tingnan niyo po yung dalawang network na papasukan niya na mga ano po 'yan. Kasi po ang pagkakaalam ko po ay si Matic number 4 or number 5 po siyang crypto ano. Tapos yung BNB ay nasa top 10 din po 'yan na crypto. Kaya kaya sabi ko nga ay posible talaga eh, posible talaga na maging top 5 cryptocurrency tayo sa buong mundo eh, kasi nga talagang yung ating member ay napakarami, 60 million po tayo ngayon na ano, para sa kaalaman ng lahat, 60 million na po ang member ng Crowd1. Kung kahit na 10% lang po ang gagamit niyan, ano, o 10 million, ay grabe po ang mangyayari po sa ating pong C1 token na yan. Kasi nga po, true supply and demand po ang cryptocurrency. Ibig sabihin, pagpalit ng palit yung supply, halimbawa, ito po ay na-distribute na yung marami dito, palit ng supply, tapos palaki ang demand kasi marami siyang utility, marami siyang paggagamitan, ano, ay tataas po yan, kagaya po ng Bitcoin tsaka Ethereum. Ano, kung kaya, yun po, panalo talaga ang maraming C1 token. So, yan po, para po tayo magkaroon ng mas maraming C1 token, ay samantalayin po natin itong upgrade. Actually, ito tapos na sana ito, ano? Tapos na sana ito noong October 31. Pero dahil sa huge demands ng mga leaders around the world na kung pwedeng i-extend kasabay na noong ating pag-launch o yung pagkuha ng mga airdrop natin at pag-burn ng ating mga C1 rewards saka loyalty points ito C1 token ay pinagbigyan pa rin yung mga leader na yan, ano, mga leader na nag-request na i-extend hanggang 15. So may 1 week pa po na makapagparamit tayo ng token through the Epic promotion. Ganito po yan, ano, yung Epic promotion na sinasabi ko. Halimbawa, kumuha ka ng ERT, bumili ka ng ERT using Bitcoin, ha, Bitcoin po pabibili. Ma-upgrade po yung packets mo into ERT package. Ang ERT po, 1,000 lang po yan. Ha? 1,000 lang po ang kanyang C1 token na airdrop. Ang ERT, 2,500. So, ibig sabihin, pag bumili ka ng ERT, supposed to be 1,000 token lang po siya, magkakaroon ka ng 2,500 token. Kasi nga, ma-ano po siya, ma-upgrade po siya to ERT. Pag ikaw naman po ay ERT na, at i-upgrade mo ng air, automatically magiging water ka. Ano, ang water po ay meron pong 7,000. Meron po siyang 7,000 C1 token. Ano, C1 token. Then pag ikaw po ay water air na at mag-upgrade ka ng water, makukomo po ang fire. Fire. Ano, magkano pong fire token niya? 20,000. 20,000 po ang token ng fire. Then, pag ikaw naman po ay water at gusto mong mag-upgrade ng fire, makukuha mo na po ang fifth element. Ang laki po ng discount na makukuha ninyo. Ano, kasi nga, ang fifth element po ay 5,500 euro po ito, original price. Ano, ang fire po naman ay 2,499 euro po yan. Pero ang babayaran mo lang yan pag ikaw ay air na to water, 500 euro lang po. Imagine mo yung masisave mo, laki lang masisave mo. Tapos ang dami mo pang C1 token. At ang maganda sa kanya, yung pinakita natin kanina, ano, yung pinakita natin kanina, yung nga pong tinatawag natin na multiplier. Ayan o, oh, yung multiplier o, oh, di ba? Kita nyo po ito. Oh. Pag earth times 3, air times 4, water times 6, fire times 8, at fifth element times 10. Kaya malalaman po natin yan, ano, kasi nga ay, pag sinasabing multiplier kasi magta times 10, halimbawa ito po, ang fifth element may 35,000, kung magta times 10 man po siya, kung ganun po yung mangyayari sa kanya, di 350,000. O di ba? E paano kung umabot ng 1 euro, sabi na natin 1 euro lang isang token. Hindi, meron kang 350,000. I-times mo yun sa 60. Ilang million po yon? Grabe po yon. Ilang milyong peso po yon. Kaya binibigyan tayo ng chance ano, na makapagparami ng token through the
Epic promotion. Kaya huwag nyo pong ano ito, sabi ko nga sa TV, kung noon nga ay nag-upgrade tayo hanggang sa Titanium Pro na ang kapalit lang ay CWA rewards o loyalty points, ito po ay C1 token na yung magiging kapalit. Nang C1 token, pag pumasok na po yan sa public exchange, yan po ay napipera anytime. In real time po yan, kagaya ng ating iX token. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-convert to any fiat money anytime. Hindi mo kailangang mag-antay ng matagal. Yan po ang tinatawag na blockchain. Ano ha? Kung kaya yan, meron pa po tayong 1 week na chance na makakuha ng mas mataas na package kung kaya nyo yung FIP o yung FIRE gawin nyo. Ginawa na po namin yan. Wala pa po itong mga update na ito. No? Ginawa na namin kasi nakita namin talaga yung pupuntahan ng ating C1 token. Ano ha? Na-visualize na po namin. Kagaya ng pag-visualize ni Founder. Sinusundan lang po namin kung ano yung sinasabi ni Founder. Then, meron din po tayong tinatawag na incentive trip 2024 sa January, ano, Maldives, ano. Kung matatandaan niyo po yung nakaraang incentive trip ay sa Thailand po yung ginanap, ano ha. At isa po sa member namin si Ma'am Emma Bibal ng UK ay nakapunta doon kasi na-hit niya po yung pa-incentive na na-reach niya po yon. Kung kaya ay siya po yung nagsabi na talagang grabe, ano, mind-blowing po talaga yung mga ganitong incentive kasi hindi po siya pipitugin lang, ano. Kaya mas matindi po ito kasi sa Maldives. Alam naman po natin ng Maldives, sikat po yun na tourist destination sa buong mundo. Ano, maraming naghahangad na makapunta dito sa Maldives na ito kasi nga po napakaganda po ang resort na yan, ano. At ito naman po yung requirement. Ayan, para alam niyo po yung requirement. Sabi dito, at least 5 times new sign-ups or upgrades. So ibig sabihin, pag may mga bago tayong sign-up, direct po yun na, direct. Direct, hindi po yung mga indirect. Direct, o kayo yung mga mag-upgrade, ay kasama po sa NC. Pero, hindi ibig sabihin na nakuha mo yon ay kasama ka na agad. Hindi. Meron po tayong tinatawag na leaderboard. I believe ay papakita yan sa ating dashboard. So dati, sa leaderboard, ang sinabi hanggang 20 lang po. Hanggang 20, ngayon nadagdagan na. Hanggang 50 na po yung makikita sa leaderboard. Ano, kung kaya ay, ayan, nag-uunahan po dito yung mga talagang na-challenge. Ano, siguro titingnan din natin sa random kasi makikita naman doon sa, ano eh, kagaya nung dati yung ating Emperor Nets, di ba, may leaderboard up to 100, ano, at ang makakasama sa incentive nila doon ay yung top 10, dito yata top 20. Well, hindi ko alam kung top 50 na rin yung kukuhanin nila. Ayan, so maximum growth from lesser leg volume, qualification period from 9 October nagsimula at hanggang po sa 10th January. So, November, December, January. Tatlong buwan po yan, ano, na magkakatawan para po ay makasama dyan sa incentive trip na yan. So, another qualification po natin dito, all qualifiers need to have 5 activity points. Ayan. Kailangan meron tayong 5 activity points. Ano, kung kaya, makakatulong po yung Planet IX, subscription, tsaka yung ating isa Travelia subscription para magkaroon ka ng activity points. At kailangan po ay water and above ang package natin. So ibig sabihin, hindi po kasama yung earth tsaka air lang po. Kailangan water and above po, ano, yung ating package. All attendees must be over 18 years old. At kailangan din po ay 18 years of age po tayo kasi nga po, di ba, yung kini-KYC 18 above. So, dapat 18 years old din po dapat pataas ang pwedeng makasama dito. Then, personally sponsored downloads will be considered for new sign-ups or upgrades. Personally sponsored, ibig sabihin, yung direct download lang po ang bibilangin nila. Hindi po kasama ang second level, third level, fourth level, or fifth level. Hindi po kasama. Yung direct lang po, ano, maliwanag.
Yan, meron din po tayong video niyan sa ating pong back office. Panoorin na lang po natin. Nako, grabe po yan. Nakakatuwa. Na nakakalibang, na nakaka-excite. Ano? Pag na-challenge ka dyan at mapasama ka sa top 20, eh di wow. Makakasama mo yung mga top leaders sa buong mundo na pupunta dyan. Kasama po yung management team. Ano? So, yun po yung ating pong napakagandang update ngayon. I believe by Wednesday, ay doon na po tayo maghahatawan. Bakit? Kasi ay ituturo na po natin kung paano po yung pagsaswap ng ating mga C1 rewards at loyalty points into C1 token. At I hope na naintindihan natin, ano, o ulitin po natin ito para po maliwanag sa lahat, yung tinatawag na before and after. Yan. Ulitin lang po natin ito para po ay wala pong magrereklamo kasi baka mamaya ay nako hindi naman ako nasabihan ni apply ni ano ni ganito ganyan. So ayan po, maliwanag po diyan, no? Before 15 kailangan makabili ka man lang, ano, kahit na earth lang kung yun yung kaya mo. Then after 15 po ay medyo ano na po, medyo mas mahal na po yung babayaran natin. Kung kaya habang hindi pa dumarating yung 15, kung gusto mong makuha yung mga multiplier na yan, na hindi ka magbabayad ng 19 euro, kung ano yung package lang, as is lang po siya, kasama na po yung 19 euro dyan, kagaya namin. Ano? So yun po, Sir Anton, na Ma'am Gloria, yung ating pong napakagandang update ngayon. At kita-kita tayo next week. I believe na mas marami po yung mga bagong update tayong maririnig, makikita. Especially po doon sa launching na po yan ng ating pong mga airdrop, mga kukuhang mga airdrop at saka yung burning ng C1 Rewards at Loyalty Points. So yun po, kita-kita po muli tayo next Wednesday. Same time, tatapusin lang po muna natin yung LG meeting, then ayusin po natin yung slides para meron po tayong maipakita, ano, sa ating mga audience. So God bless po sa ating lahat and see you again next Wednesday. Back to you, Sir Anton. Ayan. Ayan. Thank you very much po, Sir Eddie. No? Tingnan naman po ninyo, grabe, ano, talagang napakaganda po ng ating C1 token. Huwag lang po ninyong kalimutan na mag-KYC. No? Yun po ang importante. Kasi po, baka sa ka-excited natin, malimutan natin mag-KYC. Yun naman po mga anak ninyo na kasama ninyo dito sa business, ganun din po, tulungan po ninyo sila na mag-KYC sila para naman po sa ganun ay makakuha din po sila, makuha din po yung kanilang C1 token. Dahil napakaganda po talaga yung binibigay sa atin ng ating founder, ano? Dapat po noong katapusan po ng October, tapos na, pero dahil mahal tayo ng ating founder, tignan naman po ninyo. In-extend po hanggang November 15. Yung pong mga team natin na nagpahinga po ng konti, remind lang po ninyo sila dahil marami po yung mga, lalo na yung mga white package at titanium package po, no? Marami po yung mga C1 token nila. C1 reward po tsaka loyalty points. Remind po ninyo sila na meron po tayong makakakuha din po sila ng C1 token kung mag-KYC po sila, no? So, ayan.